install na natin itong motor ko ng pork boots. Kabili tayo nito mura-mura lang. Ayan, para dito. Nakabili tayo yan mura-mura lang sa halagang 175 pesos. So, tuturo ko sa inyo ngayon paano natin i-install to. So, ayan. So, yung unang gagawin natin is lalagyan natin ng chucks yung ilalim ng engine niya. Kasi oras na tinanggal na natin itong port niya, eh, susubsob na itong bike. So, kailangan natin siyang pangalan jack dito. Good sa akin sa iPhone jack natin, nalagyan natin ang basahin yung jack para hindi mabalik sa ating chassis. Lagyan natin ngayon simulan yung pag-dismantle ng gulong sa kanong mga port. Patay natin yung gulong. Yung motor ko, tatawag ng apat na bolts dito sa fender. Nakakapit sila sa kanyang shocks. Meron pa naman yung na pilip doon. Nakakain talaga hawak ko sa kayo ng mga pagkita nila. Kailangan din pala natin tanggalin yung recalibrate natin. Kailangan din pala natin yung port natin. Tinanggalin ko na yung pinaka-emblem niya. So, tatanggalin din natin ito. Pero sa dalawang bolt dito. Tignan natin na pa yung mga dapat tanggalin o saka dapat natin ingatan kapag bolt itong chassis. So, meron siyang mga gumawang nakasukot dito. So, ang gagawin ko na lang dito is talagyan ko siya ng oil para maging sumabi na yung pag-slide na dito. So, ito yung fork natin. So, papakita ko rin yung mga tinanggal nating bolts kanina. Ito, isa dito. Tapos nilawagan din natin yung nandito. Sabi ko kung nakikita nyo yan. So, nakakabit na natin yung nabili natin fork. Huwag na natin kakalimutan ng linisin kasi minsan lang naman sumatakak na. So, linisin na natin. Kailangan natin lang isang kasi gumas at gumay na tatama dito. So hindi sila makashoot ng swabe. So kasi yung lalo na, first time ko lang din kasi gawin na nito. Yun! For the meantime, guys, kita ko muna na parang hindi siya gumagaw. Kamaya ako kayo ng final guess. Pagkatapos na natin mo kaya. Pwede natin yung pinakalaming ng port boots. Suot na natin sa dito, nakakaw na siya. Ilagyan din pala natin ang oil sa baba. Tapos sinisiguro ko siya nakakalisa din dito sa lips ko yun. Para hindi ka mahuhulog. So ito, paano ba natin papantayin? Since nagdako naman yung itsura niya kanina,
kasi magka-level lang sila dito. Nakapantayan dito sa Puso, bisa i-post. Kailalim yung handle ba? So, isi-set ko siya ng ganun lang din yung setting. Hindi naman sa'yo kung gusto mo i-adjust yung paas ng tak mo, pwede mo naman siyang hindi ibalik doon sa dati. Pero ako, since comfortable ako sa ride nung dati, nung stop siya, so ganun ko lang din siya ulit ibabalik. So, lumagan natin yung isang bolt na higpit ang ako. Yan yan, pilit-pilit ko lang siya. Sipatin ko siya ngayon kung tama na ba yung setting na hinahanap ko. Ayan, ito na yun. Pasalit natin siya. Secure lang natin siya. Yung tightness na tamang secure lang siya. Ganun din sa kabila. So, isang bolt lang din yung higpit na natin. Na natin yung pantay na. Sipatin na lang natin. Medyo mas mataas yung sa kabilang side. So, adjust pa yung mataas. So, ayan, pantay na siya. Pwede ko na i-secure yung mga bolts. So, yun, dahil tapos na, pwede na natin balik yung fender. Saan natin yung forma ulit yung fender natin para di tayo mag-glass. Pantayin lang muna natin na parang masikipo na siya. Pantayin na natin siya yung bits. Dapat pala ko na yung bracket ng brake post. Saka natin siya. Mamaya na, gamitan pa natin siya ng cartridge. Para alam natin tama yung higpit natin. Dahil masyadong malubag, hindi rin naman napasampang higpit yung kabit natin. Kasi kapag sobrang lubag, tendency niyan, gumitaw. Pag sobrang higpit naman, tendency, masira natin yung bolt o masira natin yung pinaka-thread. Ayaw naman natin mangyari yun. So, lahat ng Phoenix natin, gumitaw natin ng torque wrench. Ang galing natin yung traffic ng speedometer niya, nalakas natin din sa vehicle niya, pabalik na rin naman. So, hindi natin yung pinaka-concrete. Kabit na natin sa dito. Teka, bago pala natin ikabit yan. Huwag natin kakalimutan. Pahira ng konting gasa yung pinaka-asin. Pasa natin magkagas-gasan sila. Sakto lang natin din sa buka ng pinaka-pain. Pero sa speedometer nyo, kabit na rin natin. So, pansin ko lang, wala palang kasamang washer kung sa motor ko. So nalagyan ko na lang siya ng water. Para habang hinihigpit na hindi naman nagda-damage yung mismong shock. Kasi habang hinihigpit na natin dito siya umiikot eh. Pero da-damage yung mismong shock. So kaya tayo nilalagyan ng water. So ipasa natin yung damages nito. Testing natin yung brake. So yung sabi sa manual, nabasa ko ay dapat daw 46 foot pounds comfort na ilalagay natin dito. So bigyan natin siya ng 46. Tumulan muna natin sa 35 para dahan-dahan yung pag-angat natin. So kung bigyan natin ng 35, bigyan naman natin siya ngayon ng 40. Kailangan tama yung higpit natin dito dahil front axle ito eh. Then sunod naman itong brake calipers, pakita din natin sa manual, ang sabi nyo na 23 foot pounds. So simulan natin siya sa 20. Bigyan muna natin ng 20. So ito, progress 20. So tsaka natin siya bigyan ng 23. Tapos ito namang dalawang naghahawak sa jack. So 10 mm board sila. So, bigyan natin sila ng 31 foot pounds. Simulan muna natin sa 25. So, lahat sila bigyan muna natin sa 25. Next, bigyan natin sila ng 31 na. Okay.
Yes, sir. So, salamat sa mga nanood, no. Hanggang kasusunod nating gawa. Magbibigyo pa tayo ng mga kasunod nating gagawin. So, yan na. Ikabit na natin yung ating fork boot. Dito sa ating Skygo Earl 150. So, yan na sa ngayon.